Wala akong pakialam kahit anong sabihin ng iba, no? Basta ako, tingin ko, mananalo itong si Nonito Donaire at babasagin niya yung orbital bone ulit. Ha? Iyan ang tingin ko. Pero sa totoo lang, meron akong isang bagay na dalagang hanggang ngayon, eh, medyo kinakabahan pa rin. Ano yan sa tingin nyo, ha? Kung gusto mong malaman kung ano yan, stay tuned, relax ka lang. Sasabihin ko sa'yo, ha? At mag-intro lang ako mabilis. Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Ay, nako. June 7 na ang laban. At hindi halata na hype ako. At hype na hype ka din, ano? Sana sa sobrang hype natin, pati si, si Pacquiao inaaway natin sa opinion niya, no? Mga utak talakitok. Teka, ano ba yung talakitok? Talaka dapat siya sabihin ko eh. Ano ba yung talakitok? Ano nga yun? Anyway, sabihin ko sa inyo, ha, sa mga utak talangka dyan, na para maiba naman. Anyway, seryoso po to, seryoso. Pag-usapan natin yung laban, ha? Promise, ha? Di ba nag-usap na tayo dati regarding my prediction? Alam mo na dapat yung prediction ko dyan. At alam mo naman, bata pa lang ako, idol ko na yan si Donaire. Matagal na, no? At alam nyo na siya rin yung pinili ko. Kung hindi mo alam, eh, baka hindi ka pa nakasubscribe dito, mag-subscribe ka na. Hit that notification bell para updated ka sa mga sinabi ko dati, no? Ano lagi tayong nagkukwentuhan. Kaya huwag nyo na ako ibabash dahil kay Donaire naman talaga ako. Kahit na alam ko naman lamang talaga sa Inoue. Alam mo, miski nung una pa man, I feel na kaya ni Donaire na manalo. Pero mahirap talaga. Ito yung ano, ito yung bagay na bakit ako kinakabahan. Sasabihin ko sa inyo. Nung Casemiro at saka Donaire dapat maglaban, medyo kabado pa rin ako eh. Pero anyway, kung hindi mo alam noon, yung alam niyo ba kung kanino ako kumampi noon? Alam niyo nung sakaling dapat sila yung naglaban, ikaw kasi hindi ka nakasubscribe eh. Dapat nagsubscribe ka. Yung totoo ha, lahat tayo isip natin na babasagin ulit ni Donaire yung mata ni Inoue. Sana, no? At sana mangyari. Siyempre, pagkatapos noon eh, sana maoperahan naman at maayos kasi mabait naman din yan si Inoue at ayaw natin na may permanent damage sa boxing, no? Pero, kabado din talaga ako kasi baka mapuruhan na naman itong si Idol Flash sa Sikmura. Kaya yun last time, yung napaload siya, napatakbo siya, lumood siya. Sakit kaya nun? Yun talaga yung pinakabado ko, yung body shot eh. It's nothing against Donaire's body, but it's just because of the powerful body punch of Naoy Inoue. Pero ako, tiwala lang. Tiwala lang, Pao. Pakicomment nga yung may mga tiwala dyan kay Nonito Donaire at bakit pa ako nagkakaganito, no? Pakisabihan nga ako, magtiwala lang. Sir, tiwala ka lang. Basta, there's a reason kung bakit ito ay sinasabi ko at reason din kung bakit isa-isa sa pinakamainit na laban. Kasi kung baga sa basketball ito, it's everybody's ball game. Pwedeng manalo pareho. Ah, hindi katulad ng iba dyan, mismatch, real talk lang. Kung tamaan yung boxer mo, eh, pasensya na. Gusto ko lang sabihin ko sa'yo yung real talk. Mag-comment ka na. Anyway, trabaho lang po ito. Business, kumbaga. Sa darating na June 7, ang tanong lang, may mababasag kayang mukha or orbital bone or may sasakit kaya na tiyan? Ano sa tingin nyo? I-comment nyo lang yan sa comment section. Pag-usapan natin yan ng mabuti at huwag nyong kakalimutan sa June 7 ng labanan. Syempre, hinahype natin ito. Ano naman maraming manood, ha? Amazon Prime daw. Wala sa fight, eh. Comment nyo na. May mababasag or may sasakitan chan? Ano sa tingin nyo? Pausalud, Pausa Sports. Boom, boom, pow. Salamat.